Ito, pag-usapan na natin yung ating chikahan kanina tungkol sa 4Ps. Ano, ha? 1.3 milyong 4Ps beneficiaries nga po out of the 4.4 million total, hindi na nga raw kinukonsiderang mahirap ayon sa DSWD. Kaya patuloy ang validation ng DSWD sa listahan ng Pagtawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps. Kaugnay niyan, makakausap po natin mula sa DSWD mismo ang ating butihing Assistant Secretary, si Ginoong Romel Lopez. Yusek, Asek, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Peter, saka si Ma'am Rica. Magandang hapon po sa inyo. Salamat po sa pagkakataon, sir. Thank you din, Asek, for joining us. Our pleasure po. Ang tanong po namin kanina pa, dahil pinagchichismisan nga namin ito, sabi ko, you know what, that's quite an achievement, ano? Or because wala pang 30 days yung Marcos administration, mukhang na-determine na ng DSWD na mga 1.3 million ang hindi na dapat nasa listahan dahil sa, hindi naman dahil sa nanloko sila or whatever, kundi gumanda na ang takbo ng buhay. Therefore, logically, dapat hindi na kayo bibigyan ng ayuda. Pakikwento nga po sa amin yung naging proseso upang makita na 1.3 million na hindi na dapat mabigyan ng masali sa 4Ps. Yes, ako nga po. Baka po kasi yung ating mga kababayan, lalo na po yung mga miyembro po ng 4Ps, ay natatakot na baka sabihin nila, ura-urata po yung nangyaring ito na pag-aalis sa kanila sa listahan. Actually, mas magandang term nga po natin para sa kanila, ito na po yung mga gagraduate o pupunta na po sa transition. Kasi ito po yung mga kababayan natin na na-identify na ng DSWD, ng ating mga enumerator, ng ating mga social worker, na non-poor na po. Umangat na po yung estado ng kanilang buhay. Nariyan din po yung tapos na pong mag-aral yung kanilang mga anak. Nakagraduate na po. Dahil isa po yan sa mga condition po ng 4Ps para manatili po kayo sa programa. So ito pong 1.3 million na ito, sabihin na natin, mas maayos na po yung lagay ng kanilang estado ng kanilang buhay. Kaya naman po, ang gusto po, ang marching order po ng ating Pangulo, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., na malinis nga po itong listahan ng 4Ps at tumatalima naman po yung ating kalihim, Secretary Erwin Tulfo, na gawin nga po ito para po maipasok naman natin yung mga mas karapat-dapat pa nating mga kababayan sa programa po ng 4Ps. Kasi marami-rami po. Sa estimate po natin, 2021, naglabas po yung PSA na kanilang estimate po na dami ng mahihirap, almost 11 million. So kung mababawasan po ng 1.3 million tayong beneficiaries dahil gagraduate na po sila or non-poor na po sila, transition na po sa mas maayos na buhay, mainim naman po na magpasok tayo ng mga bago pong beneficiaries. Nang sa ganun po, mas marami pong maabot yung programa po natin. Mm-hmm. Pero yung proseso mismo, because obviously hindi naman mangyayari ito in less than 30 days. Yung vetting, yung validation, kailan pa po nagsimula yan at bakit ngayon lang sinabi na may 1.3 million na gumraduate na? Okay. Tandaan po natin na yung 4Ps po, naka-indicate po dito na yung revalidation mangyayari po every 3 years. Nagkataon lang po na papasok tayo ngayon doon sa ikatlong taon uli ng revalidation. Kasi meron po tayong tinatawag na National Household Targeting System. Ito po yung nag-check ng mahihirap nating mga kababayan. Mm-hmm. And then, ongoing din po yung validation doon sa ating mga kababayan. So, para po hindi po matakot yung ating mga kababayan, usually po, para po kayo'y madilis. Kung kayo po ay non-compliant, para doon po sa mga non-compliant, hindi po sumusunod doon sa mga criteria, mga conditions na sinasaad sa patakarito, isang taon pa po bago kayo matanggal doon. Kaya, kung babalik po tayo, ito po mga kababayan na ito, natin na ito, na maaalis po sa listahan, gagraduate, tuman po sila doon sa isang taon na yan na scrutiny ng ating pong mga enumerator, ng ating mga social worker. At yan naman po, sila po yung in-interview, validate, ni-revalidate po ng ating mga social worker, ng ating mga enumerator. At yung pong ating mga kababayan na gagraduate na ito, sila po mismo yung nagsagot ng mga form, ng mga questionnaire para po talaga malaman natin kung nag-improve na po ba yung kanila talagang buhay. So, ang nagbigay din po ng data sa amin para dito sa 1.3 million nagagraduate na po, ay yung po mga beneficiary po mismo.
Sir Peter. Mm-mm. Okay. ASEC, so ito pong mga matatanggal, no, yung 1.3 nag-graduate, nadaanan na lang po ito nung every 3 years natin na revalidation. Hindi po dahil talagang naglilinis tayo. Yes, tama po, tama po. Kung tutuusin nga po, bukod po dyan sa 1.3 million nag-graduate, nag-improve po yung kanilang estado sa buhay, ay ang pinoproblema po natin yung 600,000 na non-compliant. Ano po, ito po yung hindi na nagpaparamdam sa DSWD. Ayaw pong harapin yung ating mga enumerator, yung mga validator o yung mga social worker natin para nga alamin yung estado nila kung nag-improve ba o hindi, bakit hindi ka sumusunod ng mga conditions para doon sa Fortis. Ano? Ito po yung ating binabantayan, 600,000 pa on top dyan sa 1.3 na yan. So sila po ay talagang chinek, na-validate, na-revalidate. Kaya po, hindi po ura-urada yan. Hindi po dahil sinabi ni PBBM na linisin ang listahan, hindi naman po kami namili lang. Yan po ay dumaan sa proseso. At nakasaad din po sa batas na ikaw, pag pumasok ka sa 4Ps, ang maximum ng pananatili mo dyan is 7 years. Nakasaad din po sa batas ng 4Ps na every 3 years kayo po i-revalidate, i-validate kung kamusta po yung inyong sitwasyon, yung inyong well-being kung nag-improve na. And kung papasok naman nga po kayo dyan sa nag-improve na yung inyong pamumuhay, ay tama naman po na kayo po ay gumraduate na at makapagpasok tayo ng mga nasa waiting list. Kasi almost 11 million pa po yung mga kababayan natin na below poverty line na nangangailangan din po ng tulong. Ano po mangyayari, ASEC, dito sa non-compliant na 600,000? Bibigyan po ba sila ng sapat na panahon para magparamdam sa gobyerno or tanggal na ba to agad after a few months? Yes. Ang sistema po natin dyan, pag kayo po isang pay period na tinatawag, kasi alam naman po natin yung pagbibigay po natin ng ayuda sa ating mga kababayan every other month, ano po, every 2 months. Ano po, kung yung sa isang pay period, non-compliant po kayo, hindi nyo po sinunod yung pagpapacheck up sa inyong mga anak. Yung inyong mga anak hindi nakakapasok po sa eskwelahan. Ilan lang po yan sa mga criteria na kailangan nyo, mga conditions na kailangan nyo sundin. Kayo po una ay inonotify. Inonotify po kayo kung bakit hindi nyo po nagagawa yan. After 4 months pa po, magkakaroon pa po ng validation ulit, revalidation, i-re-evaluate. Dadaan na po kayo sa tinatawag namin case management. Intensive po yan. I-check nila bakit hindi ka na nakaka-attend. Bakit hindi na nakakapag-check up yung iyong mga anak? Bakit hindi na nakakapasok iyong mga anak? Kasi meron din pong mga exemption kung bakit hindi bakit ka papayagang manatili kahit hindi ka nakaka-apply. And then after that, after 6 months, saka ka palang susulatan po ng ano to, yung sinasabi natin, susulatan po kayo ng warning dun pa lang. And then after 1 year pa po, at dun pang mapapagdesisyonan kung kayo po ay mariretain pa o kayo matatanggal. Kaya may sapat pong panahon yung ating mga kababayan na ipaliwanag yung kanilang sarili kasi case-to-case basis, halimbawa po, may problema ho kayo sa bahay, binubugbog yung asawa, ganyan. O umalis kayo dahil nga po sa domestic violence o may gera po sa inyong lugar. Nung panahon na yun, umibagyo nung panahon na yun sa inyong lugar kaya hindi makapasok. Pinapayagan naman po yung retention. Mm-hmm. Pero kung ayaw nyo lang talagang sumunod, ay talaga pong madidilis po kayo. Okay. Yung merong status quo grace period na inyong binabanggit, does that pertain to yung 600,000 na quote-unquote non-compliant? Yes po, tama po Sir Peter. Okay, yung 1.3 million na napatunayan na quote-unquote graduate na, ibig sabihin maganda na yung katayuan sa buhay, meron pa rin bang grace period na 1 year yan? Ah, oh, wala naman po kasi isa rin pong conditions para po kayo maalis sa 4Ps. Ano, kung ayaw mo nang sumama sa 4Ps o sinuko mo na yung pagiging beneficiary mo ng 4Ps, right there and then pwede na rin po. Kasi ito po, pag na-validate kayo, na-check na po yung inyong status, ano, pwede na po talaga kayong graduate. May graduation program pa nga po yan. Provided nga lang po na mas maiksi nga lang po ang validation yan. Ano po, para dun sa ating mga kababayan. Pero just the same, i-check po talaga, i-check sa barangay, i-check sa munisipyo, at kayo po mismo magsasagot, sasagutin niyo po yung ating mga social worker kung mas maayos na yung inyong sitwasyon sa ngayon, Sir Peter. Oo. I'm sure merong mga
mababait na tao na magsasabi na ay tanggalin niyo na po kami kasi yayamanin na kami ngayon eh. Oo, pero let's face it, meron yung iba na tatahimik na lang, di ba? Eh sayang naman yung lalaki kaya nung benepisyo ng 4Ps. So kung meron na talagang report ang enumerator or social worker na ito po, gumraduate, tatlo yung anak na gumraduate na. Oo. Eh paano? Anong gagawin? Hindi ba dapat automatically o tanggal ka na, 'di ba? Or at the very least frozen an account mo kasi you don't qualify anymore based on the report of the social worker or enumerator. Yes, tama po 'yun kasi ang atin naman pong grants na binibigay, yung cash grants na binibigay natin sa ating mga beneficiaries ay sa Land Bank of the Philippines po. Online na po yan kasi sila may cash card. So, apan po doon, hindi lamang po yung mga taong sasabihan o yung mga beneficiaries na kayo po ay graduate na, itong schedule ng inyong graduation. At the same time po, yung mga nagdi-disperse po, yung mga financial institution na nagdi-disperse ng pera, sinasabihan na rin po sila para hindi na nga po umalaw pa yung pera ng gobyerno at hindi na, siyempre kahit graduate ka na baka mamaya may matanggap ka pa eh, hindi naman po yun regalo sa inyong graduation sa 4Ps. Asik, matanong ko lang po, yun pong 4Ps na pamilya natin, marami po kasi silang natatanggap na benepisyo, di ba? Iba pa po yung education doon sa mga bata na hanggang ganitong edad, iba pa yung tulong sa pagkain na, at pinansyal. Kapag po ba pasok sila sa 4Ps, lahat po yan matatanggap nila? Yes, matatanggap po. May 300 po kayo para sa elementary student, 500 po para sa junior high student, 750 po para sa senior high student, may 750 po kayo para po sa inyong health. Ano po, kung kayo mga para sa inyong pangangailangan sa kalusugan at 600 pesos na right subsidy. Ang minimum po na natatanggap kada period o kada dalawang buwan ng isang 4Ps beneficiary ay 1,650. Ang maximum po, ano, kung kayo po may tatlong anak, kasi hanggang tatlong anak lang po yung makakatanggap po ng grant, ang inyong maximum naman po ay 3,450. Malaki din yung matatanggap. Malaki, kaya pala malaking budget ang kakainin talaga nito. Pero sir, eto nga din po. Pag nagtatanggal tayo, marami rin po yung nasasadsad sa kahirapan. So nadadagdagan at nadadagdagan pa rin yung listahan na nililinis natin. Yes, tama po yan. Kasi kagaya nga po yung National Household Targeting System natin, ito nga po yung nag-identify. Tinutulungan po yung DSWD para identify yung mga mahihirap. Supposedly po, inaasahan natin kung hindi po sa susunod na buwan, sa September, lalabas na po iyan para makita natin. Ang ine-expect nga lang po namin, baka po dahil sa pandemya at dahil po sa inflation, baka po mas tumaas yung bilang ng mas mahihirap nating kababayan. So ito nga po yung gustong i-address ni Secretary Erwin Tungpo. Kanina nga po natanong siya doon sa kanyang press con kung nais ba niyang dagdagan pa yung beneficiaryo. Eh sabi nga niya, kung papayagan at kung may budget pa rin yan, sino ba naman daw po yung ayaw tumulong sa mas nakararami nating mga kababayan? Oh, pero wala ba tayong database? Halimbawa, kung ang pag-uusapan po yung kalalabas pa lang na July 7 na United Nations Development Program na poverty among millions of global residents. Ano? Isa po sa high impact countries na maaaring mga $1.90 a day lang ang kanilang budget para sa pagkain, Pilipinas. So I was wondering kung yung pong database natin, dahil meron nga tayong constant enumerator social worker interaction with the so-called beneficiaries, alam kaya natin kung, di ba, ito, ibawas mo to, pero may na-discover kami na may bago. In other words, may dagdag bawas. Well, not in a derogatory sense, ano. So ganun po ba? Yung it's an active list na hindi lang delisting ang pinag-uusapan, kundi may natitisod pa rin na mga bagong those who fall into poverty, kaya nga ng UNDP. Yes, tama po. Precisely, yun nga po yung ginagawa po, yung siniserve ng National Household Targeting System natin. Yan po yung mag-identify ng mga mahihirap doon sa mga community natin. Kasi po, bago po kayo mapapasok sa 4Ps, kailangan pasok din po kayo
doon sa National Household Targeting System natin. Kaya nga po yung sinasabi nila, eh, ang nalalagay dyan, yung malakas kay kapitan, yung malakas kay mayor, kay ganito. Hindi naman po ganun lang. Kasi scientifico po yung pagkakalkula, pag-survey, nung atin pong mga validators, nung ating mga social worker, para nga po ma-identify kung sino po ba yung poorest of the poor. At bago pa po uli kayo umusad, ano, magkakaroon po ng vetting process, talagang i-check pa po nila kung ito po pang taong ito, talaga, baka naman, alam niyo na, sino ba naman ang ayaw mapasama sa ganung benepisyo? May 314 mo kayo kada buwan. Oo nga. I-check po po yan sa barangay. Nagkakaroon po yan ng parang publication. Ano? I-post po yan sa public places doon sa barangay, sa munisipyo para magkaroon po ng third party validation. Ano po? Kasi kung halimbawa, lumabas doon si ganito na yung kapitbahay mo, na yung pala may kaya naman talaga, at least may mga makukuha tayong insights na ganun po. Ayun nga lang po, ang katotohanan din talaga, Sir Peter, na although may mawawala kung sakasakali, ano, gagraduate na 1.3, eh yung may yung nag-aabang naman ho, eh sa estado nga ho ng 11 almost 11 billion na sinasabing below poverty line noong 2021, iniintay lang po namin yung final na household targeting system namin, kung anong lalabas, eh baka nga po mas marami pa yung mga kababayan natin kailangan tulungan. Pero nakadepende nga po yan sa budget kung madadagdagan pa yung mga beneficiaries ng 4Ps na mapapasama po. Ay, may binanggit si Secretary kanina eh. Meron palang ano, no? Sa 4Ps eh, merong Barangay Recruitment Agency, no? In short, BRA. Actually, nagulat nga po kami kanina dahil na-aresto nga po. Ano po, pina-arresto po tayo. Eh, nagulat kami, may financial officer, may mga recruiter pa daw po na nagpo-post po as members of, kawani po ng DSWD. So, yun nga po ang ating gustong paalala sa ating mga kababayan na una po, yung mga form po ng 4Ps, hindi naman readily available dyan sa internet na pwede mong i-print. Yan po, hawak-hawak ng social worker, ng mga enumerator para i-check po kayo. Kaya hindi po yan, kahit magkaroon ka niyan, i-xerox mo, mga 10-20 xerox yan, hindi po. Kasi dapat po kaharap ninyo yung ating mga social worker at i-assess po talaga kayo, magkakaroon po ng assessment. Hindi po yung kahit lumapit kayo kung kaninong padrino. Kasi yun po yung essence ng 4Ps, na magawa ng DSWD yung pag-identify, and then pag na-identify kayo, may validation, revalidation, hanggang kayo po'y pumasok sa programa. And then papasok naman po dyan yung mga financial institution na ibibigay ho sa inyo. And then at the same time, pagkatapos doon, susunod naman po kayo sa conditions ng 4Ps para manatili po kayo sa programa. Sir, isa na lang po bago ka namin bitawan. Yung itong mga Barangay Recruitment Agency, o BRA na tinatawag ng partner ko. No? Sir, clarification lang po. Sino po ba ang employer? Sino po, kanino po man nagsisilbi itong mga social workers natin at enumerators? Barangay or DSWD, national government? Okay. So, dapat po talaga national government. Kaya lang, may involvement po talaga yung LGU kasi kataya po natin yung mga local social welfare office, yung city social welfare office, municipal social welfare office. Kasi dyan din po natin binavalidate yung iba nating mga, dyan din po yung papasok yung validation kung ito nga po bang taong ito ay mahirap, kaysa ito po ba'y may kaya, ano po. Pero talaga po ang mag-a-assess po sa inyo, ay talagang tauhan po ng DSWD National. Ano po? Yung mga local social welfare office natin, pwede po kayo dyan siyempre paramdam yung sarili na kami po dapat nasasama dyan, na kami po mahirap din. Yun nga lang, i-check po sila, nila sa listahanan kung hindi mahirap nga po kayo. Iikot ulit tayo doon sa buong proseso. Pero kung hindi naman po kayo below poverty line, yun po yung magiging problema natin. Hindi pa rin po kayo mapapasama. Mm-hmm. Ayan, so marami-rami pala talagang trabaho ang DSWD dito, sir. Di lang kayo nagfi-filter kasi nagdadagdag din tuloy-tuloy ng mga ano natin, 4Ps beneficiary. ASEC Romel Lopez, maraming salamat po for your time, sir, and we hope to talk to you again soon. Thank you po. Alright. Ayan po ang ating ASEC Romel Lopez mula sa DSWD.